bihira lang ako maglagay pag time, pag talagang kailangan lang na medyo feeling ko masusugat na yung labi ko or masusugat na yung balat ko dito sa mga gilid-gilid, talagang kailangan ko maglagay. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Joy Tolete. So for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa it's all about braces. Sa mga una kong vlog, dinag ko yung mga ano yung pakiramdam ng may braces, tapos magkano yung braces. So for today's video, i-vlog ko naman kung paano ang paglagay ng braces wax, di ba? So hindi ko pa to na-vlog. Since na na-vlog ko na rin lang naman ang pagpapakabit ko ng braces, i-vlog ko na rin to, di ba? Sa mga hindi pa nakapanood dun sa una kong vlog, 9 months na ako sa aking pagbe-braces. So far, so good. So far, kahit pa paano nakitaan ko na ng result yung akin papakabit ng braces. So, wow. Kung dati yung sungki ko is hindi pa nakikita, ngayon nakikita na siya, guys. So, medyo maganda na yung improvement sa akin ngipin. And yung dito ko naman sa baba, dati hiwa-hiwalay talaga yun ng todo. Ngayon medyo dumidikit-dikit na sila. Pero hiwa-hiwalay pa rin. Pero papasaan pa, didikit-dikit na rin yan. I-share ko lang naman sa inyo, guys, kung paano magkabit ng braces wax. So, pag nagpakabit kayo ng braces, guys, may i-recommend sa inyo yung dentist nyo ng orthodontal kit. So, ayan. Sa orthodontal kit na yon, dun kasama na yung braces wax, may pang toothbrush, dalawang klase ng toothbrush. Pwede papakita ko pala sa inyo ito. Ito yung orthodontal kit. Ito, ganito yung tinatawag. And ito, may kasama na tong, ayan. So, para lang may idea, no, sa mga hindi pa, sa mga gusto magpakabit ng braces. At sa iba pa, may idea na kayo, diba? Okay? So, isi-share ko na to kasi marami pa rin ako curious at marami pa rin nagtatanong kung ano yung ganitong klaseng orthodontal kit na tinatawag. So, ayun, ito, pag may braces ka na, guys, kailangan mo na talaga ng ganito. Sa dental clinic, guys, binibenta nila to is medyo pricey. Pag may budget ka, sige, pwede ka doon bumili. Pero pag nagtitipid ka or gusto mo makamura, pwede mo i-order sa online. Mayroon nito sa online. Mas cheaper, okay? Mas mura siya compare sa bibili mo siya sa dental mismo. Kasi syempre, kita nila yon, di ba? Hindi ko naman sinasabi na okay bumili doon. Pero kung gusto nyo lang na on the spot may magamit na agad kayo, pwede kayo. Choice nyo naman yun. Pwede nyo nang bilhin doon sa clinic mismo. Sinishare ko lang to kasi syempre na-experience ko na hindi ako bumili nito sa clinic mismo kasi ang bintahan nila doon is nasa 500 pesos. So ito mabibili mo lang ng mas mura, nasa 100, 150 sa online. O, diba? So nakadalawang bili na ako nito, guys. Ayan, ito na. Kasi 9 months na ako may braces. So kailangan, dapat talaga may ganito pa. Yung una kong binili ito, so nagamit ko na yung iba dyan. Sa dental, orthodontal kit na to, kasama na dito yung wax na tinatawag. Na which is, yun yung i-demo ko sa inyo kung paano ko ginagamit. Okay? Ito yon yung wax. So, meron din dental floss, kasama na to. Meron ding may pang travel na toothbrush, diba? And meron ding ano, ito kasi bago ko tong bili, kaya medyo kompleto pa. And meron ding toothbrush, syempre. Ayan. Maganda yung toothbrush nila kasi malambot. Talagang pang ano talaga siya. Specific siya pang braces lang talaga. So, hindi ko pa ito nagagamit, okay? So, ang lambot nito pag brinash mo sa ngipin mo. So, kaya talagang mas maganda na bumili ka ng ortho kit, di ba? Orthodontal kit. So, ayan. And meron din dito yung pang yung mirror na ano, na pang tingin-tingin kung ano yung may mga nakasabit-sabit dyan sa braces mo. And meron din nga pala ditong, so ipakita ko na sa inyo kasi naumpisahan ko na lang naman, itapusin na natin. So meron din dito yung parang brush na maliit. Ito siya. Pwede mo siya i-brush sa mga, yung mga gilid-gilid ng ngipin mo, pang sundot mo dyan sa mga nakabarabara dyan, pag kumakain ka na may nakasingit na karni-karni, yung mga gulay-gulay, gano'n. So yun, okay, so napikita ko na sa inyo. May tongue cleaner din. Tongue cleaner ito. Ayan. Ito yung tongue cleaner na tinatawag. Pwede mo yan ilinis yan sa tongue mo. So, since na bago to, hindi ko pa siya nagagamit kasi ito, may yung dati kong nabili ito. And, naisipan ko nga na i-demo ito sa inyo kung paano ko gamitin yung dental wax. Diba? So, ayun. Okay, nasaan yung dental wax ko?
Kasi maraming na-curious, maraming nagtatanong about dito. Okay? Yung dental wax, guys, is ganito yung itsura niya. Okay? Ito yung dati ko. So, paubos na. And, hindi ko kasi ito nahanap nung nakaraang araw. Kaya, sakit na ako. Nag-order na naman ako ng bago. So, ayan, ngayon nahanap ko. Kung hindi mo kailangan na hanap mo. So, ayun. And, ito naman yung bago. So, ito yung nagamit ko. Ganyan ang kumuha ng wax sa ano ko. And, nilalagay nga pala to, guys, pag nakakaramdam ka ng tusok-tusok galing sa wire ng braces mo. So, para hindi ka masugat, para hindi ka magkasingaw ng magkasingaw, pag nararamdaman mo na medyo tumutusok na, syempre, mapifeel mo naman yan na tumutusok. Ngayon, hindi ako naglagay kasi nga i-demo ko, diba? Yung part na laging tumutusok sa akin is yung dito sa side. Dito. Yan. So, tapos dito sa taas, dito. Minsan dito. Pero ngayon, tolerated na yung dito ko. Kasi ano na, parang syempre matagal na, sanay na. So, yung mga dito sa gilid, minsan pag bagong adjust, masakit. Talagang sobrang sakit. So, nilalagyan ko ng wax. Ang paglagay ko nito, guys, is ganito. Kukuha ka lang niya ng konting maliit lang na part. Maliit lang talaga. As in, gusto niyo close up ko. Ayan. Para kikita niyo. Kasi ito na nito yung ilaw eh. Para kitang-kita niyo na lang. Diba? So, kukuha ka lang dito ng maliit. Ayan. Didemo ko kasi maglalagay ako. So, ganito lang siya kaliit ang nakuha ko. Ganyan. Oh, kita niyo? So, yan. Ganyan. And, anuhin mo lang yan. Siyempre, kailangan malinis yung kamay. Malinis naman yung kamay ko, guys. Nagugas ako. Nagugas ako. So, ayan. So, ibubuo-buo mo lang yan ng konti. Parang napabilog-bilugin mo lang siya. And, kung saan yung part na tumutusok and saan yung part na feeling mo masakit, dun ka maglagay. Sa akin kasi, yung masakit na part is dito sa side na to. Yan. Ito yung lagi kong nilalagyan. Kasi, pag bagong adjust siya, guys, hindi pa yung wire, hindi pa siya lumalabas. Pero pag mga kadalawang linggo na, malapit na mag-isang buwan, mararamdaman mo na yan na parang lumalabas na yung wire mo dito. Kasi parang nagdidikit-dikit na siya. Ito kasi yung part na to, yung hiwa-hiwalay. So, nagdidikit-dikit na siya. So, ang tendency, yung wire medyo lalabas na ng konti and tutusok na siya sa isngi mo. Struggle is real sa may mga braces, sa mga nagpapaayos ng ngipin. Ipapakita ko sa inyo yung paglagay ko nito. Minsan kasi, pag talagang sakit na hindi mo na kaya, kailangan mo na talaga ng depensa. So, ayan. Ang ano naman siya, guys, yung wax naman is, dumidikit naman siya, pero kailangan mo lang siya i-sure na talaga nakadikit kasi mamaya malunok mo, di ba? Para ingat na lang din. So, ayan. Ayan. Pag nilagay nga naman yan dyan, ayan, okay na. Kahit magbangga-bangga dyan sa pisngi mo, hindi na masakit. Mas maganda, magsalita, mag-anon, hindi ka na makakaramdam ng sakit. So, ayun. Malaking tulong din yung may wax ka, guys, kasi sumasakit na tumatama na, so kailangan mo na talaga maglagay. Pero kung hindi naman, okay lang naman. Ako, hindi bihira lang ako maglagay pag talagang kailangan lang na medyo feeling ko masusugat na yung labi ko or masusugat na yung balat ko dito sa mga gilid-gilid, talagang kailangan ko maglagay. Kasi, pag may braces ka, kailangan mo talagang alagaan na linisan. Every time na kumakain ka, after mo kumain, talagang magtutoothbrush ka, guys. Hindi mo kakayanin. Kung ikaw na talagang conscious ka, hindi mo kakayanin na pag nakakain ka na, hindi ka magtutoothbrush. So, parang, every time talaga nakakain ka, kailangan mo talaga siya magtoothbrush. So, kung nasa labas ka man, na kumain ka, na gano'n, na wala kang choice, pwede ka mag-mumog o i-check mo, ibaon mo lang yung isang ganito. Pero kaya nga ang purpose nito is may isang maliit kasi pang ano talaga to, pag nasa labas ka, kailangan mo may baon na toothbrush. So, yun, kailangan mo talaga mag-toothbrush kasi hindi mo talaga maiwasan na may didikit-dikit at may maiiwan ng mga pagkain dyan sa braces mo. So far, 9 months na ako may braces. Malapit na ako mag 1 year. Wow! Diba? Mag 1 year na ako sa August, diba? Sa August. Tapos, kita ko na yung improvement sa ngipin ko. Yung taas ko is, nakikita ko na yung sungkay ko. Wala na akong bungi, guys. O, diba? Ayan na siya, oh. Dati walang-wala yan. So, ayan. Ipapakita ko yung picture ko before. Bago ako nagpa-brace, ipapakita ko dito. Ilalagay ko. Tingnan yung difference. Ayan. Iba talaga yung nagagawa ng braces, guys. As in, promise. Na-amaze ako. So, ayan.
Di ba? Kung makikita niyo yung difference, ayan, no? Oh, ang layo na, di ba? So, ayun, yun lang. Pag naglagay ka lang ng wax, siguraduhin mo lang na talagang naka-fix siya. And actually, mas madalas ako gabi na naglalagay. Kasi pag gabi, hindi mo alam kung anong ginagawa ng bibig mo. And inaumagahan, mafe-feel mo na lang na masakit na. Kasi syempre, siguro, naaano mo rin yun, yung bakal. Talagang nagagasgas yung labi mo. So yun, kaya naglalagay ako. Pag alam kong tumutusok na, nilalagyan ko na yan para hindi ako nagkakasugat. Konti-konti lang, di ba? Kasi mahirap magkasugat. So, ayun. And sa mga nagtatanong din kung ano yung gamit kong toothpaste, at na, nung sinabi na, Colgate lang ako, guys. Colgate lang talaga yung brand ng toothpaste ko. Hindi ako nagbabrand ng ibang toothpaste. Kasi, pag ibang toothpaste yung brand na ginamit ko, is nagkakasingaw ako, guys. Promise. Yun yung legit talaga na nafe-feel ko sa sarili ko. Talagang Colgate brand lang ako. So, yun. And, ang haba na ng vlog ko. So, yun, no? Shinare ko lang naman kung paano gamitin to. So, sana kahit pa paano yung mga gusto malaman and na-curious, at least kahit pa paano may idea kayo sa mga gusto magpa-braces, kahit pa paano, may idea na kayo kung ano yung mga dapat gawin, di ba? So, yun lang, di ba? Linag ko lang talaga to para kahit pa paano yung mga nagtatanong, malaman nila, di ba? So, marami pa rin kasi nagtatanong sa akin. So, ayun. Yun lang. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!